Hello, magandang araw sa inyo mga ka-TH all over the Philippines, in Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa ating mga kapatid overseas. We're talking about our OFWs, Filipino, saan man sa mundo, kayo ang ating superheroes. At bigay pugay muna shoutout sa aking mga subscribers dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panunood. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Totoo yan. Pag nahanap natin ang kalooban at kaharian ng Diyos, pag tayo'y kanyang magustuhan, ay bibigyan tayo ng biyaya. Kahit sa panaginip ay kanyang ibibigayan. Okay, ang ating topic ngayon guys ay decoding the bird sign. Ito ay sign na ibinaon or treasure na ibinaon ng mga Japanese engineering battalion dito sa Pilipinas. Ating tunghayan ang aking decoding ngayon. Alright, mga ka-TH, at bago tayo mag-umpisa ay lecture 101 muna tayo about the sign of bird, treasure sign, okay? Ang bird sign ay yan ay gawa ng mga Japanese engineering battalion na siya rin nagbaon ng napakaraming tinatawag sa English na hordes of gold, yung kahon-kahon ng mga golds. Kasama na dyan ang Golden Buddha. Minsan ang ibon ay nagtuturo yan sa Golden Buddha. Kaya swerte tayo dyan, ka-TH, napagagandang sign yung nakita mo. Yan ay legit sign ng mga Yamashita treasures. Okay, at ang ibon, ang pinagkasusi sa ibon ay ang kanyang nguso or beak. Kung saan ito nagpoint ay doon ang treasure. At kung nagpoint naman ito sa isa pang sisiw, ang meaning ng sisiw ay nasa pugad siya, meaning ng pugad. Ang pugad yan ang nilalagyan ng treasure. Ngunit sa ating kaso ngayon ay walang pugad. Kung hindi, nagturo ang ibon. Ang tinuturo niya ay ang diamond sign na yan. Ang diamond sign, yan ay sign ng uncut precious stones. So hindi pa yan na process ng mga precious stones. It's either jade, sapphire, or pinaka-swerte yan ay diamonds. So uncut diamonds, sabihin natin ang treasure na ito. Ang tinuturo ng nguso or beak ng ibon sa picture na pinadala ng ating kapatid, ang tinuturo ay ang triangle sign. Meaning nagturo siya sa nakabaon na diamonds, uncut, hindi pa na-process. Hindi pa yan na itsura na diamond, kaya minsan akala natin mga bato, tinatapon lang natin. Yun pala ay mga diamonds. Kaya kung makahukay tayo ng kakaibang itsura ng mga bato sa ilalim ng hukay under 3 to 7 meters, itago lang yan kasi baka uncut diamonds yan. Okay, dagdagan pa natin ng ating lecture. So ito yung key. Okay, so the bird beak is pointing towards the place the treasure is buried. So kung saan nakaturo yung nguso ng ibon, halimbawa ganyan, doon mismo, kalkulahin lang natin. Other code writers have used the beak or the bird's head and beak to point the location where the Japanese had hidden a golden Buddha. Kaya sabi ko kanina, minsan ang bird ay sign niya ng golden Buddha. Kaya napakaswerte ng kapatid natin kung mayroong golden Buddha dyan. Kahit yung uncut diamonds or precious stones ay okay na yan. Kaya lang napakahirap ibenta ang mga diamonds. Ito ang sign guys, na picture na pinadala ng ating ka-TH. Ayan. Meron siyang ito ibon, merong diamond sign. Ano pa bang nakita nyo guys? Meron siyang letter C.
At well, ang iba dito ay natural sign na lang. Ito mayroon pa rin maliit dito, nagaganyan. So atin yan, isa-isahin. Idubli ko yung isang picture na, kasi mayroong naputol na sign dyan. Ito. Ayan. Kung idagdag natin to, mayroon pa yung karugtong ito. Okay, so atin muna linisin ang mga kanto nito guys para magmukha naman siya na maganda. Okay. Atin muna i-erase itong sharp edges para siyang ano diyan. Ayan. Dito hindi na natin galawin kasi mayroong sign diyan. Dito, ito. Ayan. Okay. Okay guys, so nandiyan na 'yan. Nandiyan na ang kumpleto na detalye ng mga signs na nakita ng ating katiats saan man siya sa Pilipinas ngayon. Ay, good luck na lang sa iyo, brother. Okay, at well, focus muna tayo sa bird symbol guys kasi parang nakita ko dito dalawang deposit ang nandito. Pero unahin muna natin ang bird symbol kasi ito ay sure sign na meron talagang treasure. Okay, mga indicator muna. Indicator ng direction, ito, triangle. I make that. Ayan, diamond sign. Saan ba nakaturo ang diamond sign? Kung dito tayo sa kabilang dulo, papunta na yan sa langit. Kaya hindi pwedeng sa langit tayo mag-treasure hunt. Kaya dito tayo guys, titingin itong dulo nito. Kung saan niya nakapoint, ayan, dyan siya. Ngayon, itong letter C. Ito. Ang letter C, minsan ay papunta yan doon. Kaya lang ang problema, nasa langit na rin nakaturo. Kaya hindi pwede. Gamitin natin ang ating common sense na hindi pwede doon kasi hangin na doon, space na. Wala nang lupa. So dito tayo sa kabila. Ito, papunta na naman tayo dito. Pareho ang direksyon ng diamond sign at ng letter C. Ang letter C, yan ay direksyon yan. Kung saan niya nakaharap, doon ang direksyon ng treasure. Pero minsan baliktad yan. Pero kung letter C na mayroong dot sa gitna, yan ay treasure in the stone enclosed. Nandito lang sa bato, kung mayroong dot ang C, nasa loob yan ang treasure. Pero wala siyang dot, kaya totally direksyon lang siya. Siya ay kumbaga arrow. Ngayon may nakita pa ko dito guys, ito. Palagay ko ito ay bilog, magaganyan. So ang meaning niyan ay item. Ang bilog na yan ay item. Yan ay treasure. Ang item ay tinuturo nitong diamond na ito. Itong diamond na ito ang nagturo ng item. Kulayan natin ang iba. Ang item na ito ay papunta siya doon. Marami kasing marker ang treasure ng Hapon para hindi sila magkamali. Dinadamihan talaga nila ang marker. Para sure, hindi lang isa. Ngayon ito guys, letter C. Ang letter C naman ay papunta dito. Ilang indicator na ba ng direksyon? Dalawa na. Ngayon, tingnan natin ang tuka ng ibon. So ang ibon, ito. Ang tuka niya ay nagpunta rin doon. Kaya guys, meron akong two-way decoding nito kasi meron ding akong hinala na ang diamond sign na nagaganyan
kasi papunta siya doon. Kung papunta doon, napakalayo na. Wala na yan sa measurement ng ibon. Ang ibon ay, ang distance, kung walang indicator ng distance, ang ibon ay 5, 7 to 10 meters ang layo ng treasure. Kaya kung ang sundin natin ay itong point ng diamond dito, example ito, nakaganyan siya. Ayan, kung nakita nyo guys, papunta siya doon. Gamitin natin ating common sense. Ang tatlong indicator ay naka-point dito. Tapos itong diamond naka-point doon, so mali. Hindi ganyan, di ba? Kailangan tingnan natin ang majority ng direction ng indicator ng direction, majority, para kasing butuhan sa senado yan. Kung sino ang marami, yun ang panalo. Ngayon, sa nakita ko, dito tayo ang ating first option. So, ang first option natin ay dito. Targetin natin, tingnan natin ang mata natin, lagyan ng linsa kung saan tatama yung tatlong direksyon. Doon tayo maghukay, pero sa estimated distance, within the range of 5, 7, at pinakamalayo ng 10 meters. Okay guys, so ang gawin ay punta tayo doon sa unahan. Mag-umpisa dito kung saan tatama, 5. Kung wala sa 5, so meron tayong tatlong hukay. Test dig ang tawag dyan, 5 or 10. 5, 7 to 10 meters. Okay, yan ang ating test dig. So para hindi tayo mag-aksaya ng pawis, ang ating test dig ay, dapat ang ating test dig ay 2 meters lamang. Ang pag-testing ng hukay kung merong laman. Kung may makita kayo na basag na butilya, mga seashells, kahoy ng putol-putol, sa 2 meters na lalim, ay yan na yan. Under sa mga yan, magdagdag pa ng 3 meters or 2 meters na hukay, pinakamalalim ng 7 meters pag ganitong klaseng mga signs. Kasi hindi naman ito yung imperial treasure. Yan ay binaon ng medyo malalaking ranggo din ng Japanese soldiers na nabilong sa engineering battalion. Okay, so test dig tayo una sa 5 meters. Pag wala, 7 meters. Lastly, 10 meters. Papunta kung saan nakaturo yung nguso ng ibon at saka itong diamond dito at saka yung letter C dito. So lahat sila ay nagturo papunta dyan. Kaya dyan talaga ang paghukay niyan. Ngayon, mayroon akong hinala na ito ang second way. Ito yung second option natin guys. Pag wala doon sa sinabi ko na 5, 7 and 10 meters, huwag ka agad susuko. Ang babaw lang ng 2 meters na test dig, pampapawis lang yan. Huwag agad sumuko. Ngayon, ang second option, kahit ako nga sabi ko, kahit abutin pa ko dyan isang taon sa paghukay dyan sa palibot ng bato na yan, gagawin ko. Kasi sure naman talaga yan na nandyan kung walang nakakuha niyan. Problema kung nakuha na yan noong dekada 80 at yung butas ay tinakpan na, so hindi talaga natin mahalata na nakuha na. Okay, ngayon, second option tayo. Ang second option natin guys ay ito kasing triangle. Meron akong nakitang isang ano dito guys, isa pang sign. Kasi kailangan talaga yung mata natin ay parang detective. Mapagmasid, mapagmatsyag, mapanuri, matanglawin. Meron akong nakita dito guys, ito, ano ba yan, ay itsura yan? Kung ating itrace yan, nakaganyan no? Ayan, kita niyo ba yan? Okay. At saan ba nakaturo yan?
kung ating isintro yan, dito yan nakaturo. Ayan. At itong diamond naman, guys, nagaganyan yan. Kung ating kunin ang sentro niyan, ay nakaturo din siya dito. So ano sa palagay niyo, guys? Ano ang best option? Under the rock. Ang pangalawang option is under the rock. Kasi yung heart ay nagturo. Ang heart ay nagturo yan sa mga openings. Sa entrance ng tunnel, kung malalim, nagturo ang heart ng entrance. Minsan, ang heart nagturo lang ng giveaways na mababaw lang. Kaya sa 2 meters test dig, eh meron ka nang makikita niyan pag meron talaga. Kaya, pero ang sabi ko na noong dekada 80 pa nga, ang dami ng treasure hunter, baka merong nauna diyan. Pero huwag mawalan ng pag-asa. Try nyo rin. At itry nyo pa. Baka walang nakagalaw diyan na lugar. At kung walang naggumalaw diyan, walang nakakuha, meaning nandyan ang treasure, sabi sa libro, in the form of Buddha. Pwedeng Buddha ang nandyan, golden Buddha. Or pwedeng uncut precious diamonds na isang kahon ang nandyan. So again, ang pinakamaraming nagturo ng direksyon, ang pinakamarami niyan ay papunta, tatlong nagtuturo ng direksyon na ang paghukay ay papunta talaga dito. Itong tatlo. Pati yung ibon, doon siya nagturo. Ayan. So 5 to 7 meters up to 10 test dig 2 meters. Ang second option natin, guys, kasi mayroong heart dito at yung diamond naman ay kung tingnan natin kung papunta tayo doon, wala na. Infinity na yan. Mga bundok na doon sa unahan. At hindi ganyan kalayo ang treasure. Ang treasure ay nasa 15 meters lamang, pinakamalayo na yan. At 10 ang pinaka maraming nakuha na treasure sa distance na 10 meters. Kaya ito ang tiningnan ko, guys, ang triangle na ito. Ayan, kung ating kunin ang kanyang sintro ay dito siya papunta. At kung ito ay legit heart sign na nakita ko, ay papunta siya dito rin. Kaya may possibility. Ang second option natin, mayroong possibility na under this big rock, ang precious diamonds or uncut precious stones, pwedeng jade, sapphire, emerald, at kasama na dyan ang diamonds. Na meaning ng uncut diamonds, eh hindi mo yan mahalata na diamonds. Raw materials pa yan na diamond, lilinisin pa yan, dalhin pa yan sa factory at doon yan puputulin or doon yan pupurmahin gamit ang mga special tools and equipments at magmuka na siyang diamond. Pero ang uncut diamond ay hindi mo yan mahalata na diamonds. Parang bato lang siya. Minsan ay kumakapit yan sa maitim na bato. Yung tinatawag na volcanic rock. Nakadikit yan minsan. Kaya hindi natin mahalata na diamonds. Pero kung sa 2 meters ay may nakita tayong maraming parang gravel or parang graba siya na mga bato na maiitim, iponin nyo yan, ilagay sa sako kasi yan ay mga diamonds. Okay, so ano ba bang sasabihin natin, guys? Okay na siguro ang pag-decode ko. Paalala ko lang, hindi 100% ang decoding ko, ngunit ito ay naka-pattern sa libro at sa mga kwento ng aking father at kasama na sa mga kaibigan niya na treasure hunter. Mga recorded signs yan ng mga meaning na mga nakuha na noon, kaya meron tayong reference
Pero kung hindi man magkapreho ang reference ng mga sign on, sa nakita nyo, dagdagan nyo lang ng inyong kaalaman at ng kaalaman pa rin ng ibang treasure decoder. Okay, Surigao-san, magpasalamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless at huwag kalimutan ang ating kasabihan na don't stop chasing for your dreams. Sabi nga noon ni Van Damme ay no retreat, no surrender. Para makita natin ang ating hinahanap. Okay, ako'y magpaalam na. See you soon and God bless. Ingat. Ciao for now.